Fort Santiago na itinayo noong 16 na siglo ay kinilala bilang simbolo ng kapangyarihan ng mga Espanyol. Ngunit sa kabila ng kahangahangang anyo nito, nagtatago ang mga silid sa ilalim ng lupa, kilala bilang mga hukay, kung saan ang mga lihim ay sinasambit ng mga anino sa kahabaan ng mga pasilyo nito. Noong 1945, kasagsagan ng Battle of Manila, ay natrap ang mga nakakulong na Pilipinong sundalo at mga sibilyan habang sinasalakay ng mga Hapon ang Intramuros. Ang nasabing kulungan ay naglalaman lamang dapat ng 100 na mga bilanggo, kaya nang dumating ang mga Amerikano ay katakatakang 600 ang patong-patong at nabubulok na bangkay ang nasa loob at natagpuan dito. Dito sa bahagi ng dungeons ng Fort Santiago, nakubli ang istorya ng 600 taong nadiskubre ng mga Amerikano noong panahon ng 1945. Sila ay namatay sa loob ng kulungan dahil sa init na nagdulot upang mahirapan silang lahat na makahinga. Gawa ng bilang nila sa loob at kadahilan ng nasa ilalim sila ng lupa. Makikita na may mga litratong matatagpuan at mga manikin na sumisimbolo sa kung papaano natagpuan ng mga Amerikano ang nasabing bangkay sa loob nito. Sinasabing nalunod ang mga ito sa kadahilan ng malapit ito sa Ilog Pasig. Ngunit mas mataas ito kumpara sa nasabing ilog. Maraming hindi maipaliwanag na pangyayari ang mayroon sa mga kulungang ito. Hanggang ngayon, tila ba'y may mga naririnig na ingay, mga tila naglalakad ng mga kadena na para bang humihingi ng hustisya. Bukas ang dungeon mula 10:00 ng umaga hanggang 10:00 ng gabi. Sa ating pagpunta, naway magbigay tayo ng respeto sa mga namayapang kaluluwang hanggang ngayon ay maaaring nananatili kung saan sila iniwan. Ang puting dambana ng krus ang sumisimbolo sa 610 nakalibing sa ilalim nito. Pag-alala sa kasaysayang naganap noon at pagbibigay galang sa mga taong natanggalan ng karapatan upang makamit ang kalayaang ipinagkait. To love.